Al-mas'alatu rabi'a. Bima yudrikul jama'a. Sa anong paraan masasabi na naabutan ng sino mang tao ang salatul jama'a? Okay? So, ibig sabihin dito na naabutan niya ang jama'a na kumbaga yung minimum ng pagsasala niya kasama ang jama'a para maituring siya na nakasama nga sa jama'a. Intindihan niyo ba? Yung minimum, kasi hindi, pwedeng mangyari, di ba, yung tao kasama ng imam mula umpisa pa lang. Di ba? O pwedeng may mangyayari late, darating sa pangalawang rak'a, darating sa pangatlong rak'a, darating bago magtaslim. Pwedeng mangyari yun, di ba? So, alin sa kanila ang may tuturing na nakaabot sa sala sa jama'a? Nang sa gayon ay malalaman natin kung kabilang ba siya, inshallah, doon sa magkakamit ng reward na 25 o 27 na ulit na mas mainam sa sala ng mag-isa. Okay? Sinasabi rito, tudrakul jama'atu biidraki rak'atan minas salati. Ang jama'a ay maabutan sa pamagitan ng pag-abot ng tao sa kahit isang raka'a lamang. Ibig sabihin, kung naabutan niya, halimbawa, duhur uli yung sample natin, ang inabutan niya yung pang-apat na raka'a na lang. Naabutan niya yung ruku ng imam sa pang-apat na raka'a, naabutan niya ang jama'a, insha'Allah. Naabutan niya ang jama'a. Wa man adrakar ruku gaira syakin adrakar raka'a. At sino man ang naabutan niya ng walang duda ang ruku ng imam sa panghuling raka'a, naabutan niya ang raka'a na yun. Na yun nga, dapat ito ay ruku na inabutan niya na siya ay mutmain. Ito nga, at watmaan. Waman adrakar ruku'a gaira syakin adrakar raka'a watmaan na. At siya ay naging panatag sa ruku na ito. Hindi siya nagmamadali. Thumma taba'a. At siya ay sumunod na sa sala ng imam. Naabutan niya ang jama'a na ito, insha'Allah. So, pagkakaabot sa jama'a, hindi yung inabutan mo yung bago magtaslim. Dumating ka, huling tashahud na, magtataslim na yung imam. Hindi yun. Kailangan naabutan yung kahit isang raka'a. Katulad halimbawa sa Jumu'ah. Di ba? Sa Jumu'ah, kapag naabutan mo yung pangalawang ruku, pangalawang raka'a, kapag nagtaslim yung imam, ilan ang itatayo mo? Ilan ang kulang mo? Isa na lang kasi naabutan mo isang raka'a. Pero pag hindi mo na inabutan yung raka'a, dumating ka sa sala, salatul jumu'a, tapos na yung ruku, nagtatashahud na yung imam, pagtaslim ng imam, anong gagawin mo? Duhur na, apat na raka'a. Hindi mo naabutan ang salatul jumu'a. Hindi mo naabutan ang salatul jumu'a. E yung salatul id, ha? Pag naabutan mo yung pangalawang raka'a, yung pangalawang ruku, pag nagtaslim yung imam, ilan itatayo mo? Ha? Ilan itatayo? Naabutan mo yung ruku sa pangalawang raka'a, tapos nagtaslim na yung imam sa latul id, ilan ang itatayo mo? Ilan yung kulang? Ha? Isa. O tama, kasi naabutan mo yung isang raka'a. Hindi mo naabutan yung ruku, nagtaslim yung imam, ilan yung itatayo mo? Ha? Ilan? Ano? Hula. Ilan, Michael? Kasi sa latul id, dalawang raka'a, di ba, hindi mo inabutan yung ruku. Tapos nagtaslim na yung imam, syempre kulang ka. Ilan itatayo mo? Ha? Ilan? Ikaw saad? Hula. Ano? E di dalawa pa rin, di ba? Alam nga nang gawin yung apat yung salatul id. Di ba? O salatul id, dalawang raka'a. Hindi mo inabutan yung ruku. Nagtaslim yung imam. E di ganun pa rin. Dalawang raka'a. Hindi siya katulad ng salatul jumu'a na pangpalit sa
duhur. Na kapag hindi ka nakapag-jumu'a, duhur yung gagawin mo. Ang salatul id, salatul id. Actually, kung hindi ka nakapunta sa bahay, nakapunta sa masjid para salatul id, sa bahay ka magsasala ng salatul id, halimbawa nangyari sa pandemic, dalawang rak'a pa rin ang gagawin ng tao sa salatul id. Okay, so ganun siya. Magawin yung apat, ha? Ikaw, nung hindi ka pumunta no salatul id, nagsala ka salatul id? Hindi mo rin alam, hindi ka pala nagsala nun? Naku. Dalawa pa rin. Kahit na sa bahay ka, dalawa pa rin, inshallah. Kasi nga may hadith iniulat ni Abu Huraira. Iniulat ito ni Abu Dawud. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu." Kasi ito isa pang importante nga sa sala. Dahil nalang na yung mga masbuk. Yung iba nga, nabanggit ko na ito nung nakaraan eh. Hinihintay nila na tumayo yung imam at saka sila papasok sa jamaa. Na para bang nangihinayang sila. Na inabutan nila yung imam na nakasujud. Ayaw nila magsujud kasama yung imam. Hintay nila yung imam na tumayo. Hindi pwede. Kung ano yung inabutan nyo sa sala, pumasok kayo at gawin nyo kung anong ginagawa ng imam. Okay? Hindi hihintayin nyo pa siya na tumayo. Huwag kayo manghinayang. Isipin nyo, sayang yung pagpasok ko sa sujud. Hindi naman bilang kasi ang dapat maabutan yung ruku. Walang ganun. Okay? So sinabi nga rito, kapag dumating kayo sa sala at kami ay nakasujud, magsujud kayo. Magsujud kayo. Wala ta'udduha shay'an wa man adraka rak'atan faqad adraka as-sala. Huwag ninyo ito bibilangin ng anuman. Yung ibang tao, parang nangihinayang pa sila. Ba't ako sasama sa sujud? Hindi ko na nga naabutan yung rak'a dyan. Sayang. Hintayin ko na lang tumayo yung imam. Hindi pwede. Pag inabutan ninyo yung imam na kasujud, magsujud. Inabutan ninyo yung imam na nakatayo galing sa ruku, di tumayo kayo. Tapos sumabay na kayo sa imam sa sujud. Okay? Huwag ninyo ito bibilangin dahil sino man na nakaabot sa raka'ah, kahit isang raka'ah, ay naabutan niya ang sala na tinutukoy dito, sala ng jama'ah.